Ako si Ben. Hindi pa naman gaanong matanda at nasa bahay lang, nakatambay. Nagkalakas loob na rin akong magbahagi ng karanasang nangyari sa akin nang maraming taon na ang nakakalipas. Isang pangyayari na akala ko ay sa pelikula ko lang napapanood. Hindi ko lubos maisip na mararanasan ko pala. Sa probinsya namin sa Visayas, may malaking ilog doon na pinaghihinalaang may gumagalang kaluluwa o yung tinatawag na multo. Nasa kalagitnaan ng gubat ang nasabing ilog. Malinaw ang tubig, sagana sa yaman katulad ng isda, alimango, alimasag at iba pa. Dinadagsa ito ng mga tao noon, pero hindi na ngayon. Nang may mapabalitang may multong di umano'y gumagala sa ilog na yun. Pagsapit ng alas 12 ng tanghali, walang ni isang magtatangkang pumaroon. Sabi kasi nila, oras daw iyon ng multo. Sa tinagal-tagal kong naninirahan sa lugar namin, hindi ko pa nakita o naramdaman ang multong iyon. Isa pa, wala namang patunay na mayroon nga talaga. Ang mayroon ay yung mga sabi-sabi at kwento lang nila. Dito na magsisimula ang kwento ko. Noong araw, naisipan kong manguha ng alimango sa ilog na iyon. Wala na kasing maiulam na iba, kaya napagpasyahan kong alimango ang gusto kong kainin. Pagkalabas ko pa lang ng bahay, hinarangan na agad ako ng aking asawa. Tanghaling tapat, Mario. Huwag ka namang maghanap ng problema. Aniya at nangungusa pa ang kanyang mga mata. Matapos ang ilang beses na pangungumbinse sa kanya, sa huli, nakalusot din at nakarating ako sa ilog. Payapang payapa ito. Bukod sa ingay ng rumaragasang tubig, kaluskusa ng dahon sa paligid at mga huni ng ibon, wala ka ng iba pang maririnig. Wala rin akong natatanaw kahit isang tao, kaya napapatawa na lamang ako sa isipang ganoon na lang ba talaga sila katakot sa multo? Inilapag ko na sa batuhan ang dalakong buslo. Tumingin-tingin muna ako kung may makukuha ba akong alimango. At noong may makita ako, binitbit ko na ang buslo at dahan-dahang lumusong sa tubig. Napapangiti pa ako nang makita ang hindi mabilang-bilang na alimangong nagsisitakas dahil sa takot na mahuli. At matapos ang ilang sandali, nangalahati na ang dalakong buslo. Bumalik ako sa batuhan at kumuha ng panggatong. May nahuli rin akong dalawang malaking tilapia. At sa mga oras na iyon, medyo kumakalam na ang aking sikmura. At iihawin ko muna yung isa. Habang abala sa pag-iihaw, napatakip na lamang ako ng ilong nang makaamoy ako ng matapang na usok. Nagtataka na rin ako dahil hindi naman masyadong umuusok ang apoy na aking iniihawan. Pero ganoon na lamang katapang ang naamoy kong usok. Nang hindi ko kayanin ang tapang ng amoy, dumistansya ako at inayos ang aking paghinga. At habang inaayos ang pakiramdam sa gilid ng nagkukumpulang bato, napakunot naman bigla ang noo ko nang makakita ng puting tela sa kabilang banda ng ilog. Para itong bestidang isinabit sa sanga ng kahoy. Sumasayaw pa na tila sinasabayan ang galaw ng hangin. Tinitigan ko ito sa loob ng ilang segundo at naisip na baka may naligo kanina at naiwan ang dalang damit.
binawi ko ang aking tingin. At babalik na sana ako sa pwesto nang may nakita naman akong isang tila mukha na nakaukit sa batuhan, katabi sa gilid ng aking ihawan. Mukha ito ng babae dahil sa mahabang buhok nito na tinakpan ang kalahati ng mukha. Ang ipinagtataka ko lang, wala naman ito kanina. At ang dumagdag pa sa pagtataka ko ay ang mangitim-ngitim na mukha at puting-puti ang mata. Nang tingnan kong muli ang kabilang banda ng ilog, nasa lupa na ang puting tela. At ilang sandali pa, nagulat na lamang ako nang biglang pumaitaas ito at may babae akong nakita. Bigla rin akong tumakbo papalayo. Napalingon naman ako nang maramdamang may dumaan sa likuran ko. Napatingin din ako sa gawing kanan nang mapansing may tumatakbo naman sa kakahuyan. Ang bibigat pa ng mga yabag at rinig na rinig ko ang pagkadurog ng mga naaapakang sanga ng kahoy at tuyong dahon. At mula nga roon, napansin ko ang isang babaeng tumatakbo na patingin-tingin sa akin. Eksakto ng mukhang nakita ko kanina sa batuhan. Sa puntong yon, tinatabla na ako ng takot at napapa-sign of the cross na ako. Ibinaling ko na ang tingin sa pwesto kanina at ramdam na ramdam pa ang panginginig ng katawan habang binibit-bit ang buslong naglalaman ng nahuling alimango. Sakto pang paglingon ko para sana tunguhin ang daang papauwi. Humarang ang babaeng nakita ko kanina. Maputlang maputla ito at nakasuot ng mahabang punit-punit na bestida. Blanko itong nakatitig sa akin. At doon ko lang din na malayang nakalutang na pala ito sa hangin. Nabitiwan ko na lang ang bit-bit kong buslo at dahan-dahang tumalikod para sana tumakbo. Pero bago pa man ako makatakbo, nasa harapan na namang muli ang babaeng multo at walang kurap-kurap na nakatingin siya sa akin. Bawat pagkurap ko pa ay unti-unting lumalapit at bago pa man ito tuluyang makalapit sa akin, kumaripas na rin ako ng takbo, sabay mura ng malakas dahil sa takot at pagkataranta. Hingal akong napatigil nang mapansin ang dinadaanan. Sa tantsa ko, isang minuto pa lang ang lumilipas ng aking pagtakbo pero mukhang nasa masukal na bahagi na ako ng gubat. Wala akong makitang daan. Sinubukan kong bumalik sa dinadaanan. At bigla na lang akong napatalikod nang mahagip ng paningin ko ang babaeng multo na tila nag-aabang sa akin sa unahan. Lumihis ako ng daan at nakabalik ako sa ilog makalipas lamang ang ilang sandali. Nadulas pa nga ako ng pagkababa ko ng batuhan nang mabungara ng multo na nakalutang sa ibabaw ng tubig sa ilog. Hindi ito gumagalaw at nakatingin lang sa akin. Yumuko na lamang ako at nagsimulang magdasal. Ilang santo at santa na ang natawag ko para tulungan akong makawala sa multong iyon. Pero habang nagdadasal ako gamit ang isipan, may sumasabat ba naman at ang iwiniwika ay ang eksaktong panalangin binibigkas ng aking isip. Nang tingnan ko ang aking paligid, napigil ko na lang ang aking hininga. Nasa tabi ko na pala ang multo, habang paulit-ulit na binabanggit ang panalangin ko. Hindi lang isa ang boses nito, kung hindi marami, at sa iba't ibang emosyon pa.
Natataranta ako at patakbong lumayo. Pero katulad ng mga naunang ganap, mabilis na nakaharang ang multo. Naririnig ko ang sinasabi ng multo. Ang sabi niya, lahat ng dadayo, aking gagambalain. Lahat ng dadayo, aking lulunurin. Paulit-ulit niyang sabi sa nakakapanindig balahibong tinig. Lahat ng dadayo, aking gagambalain. Lahat ng dadayo, aking lulunurin. Napapaatras naman ako ng dahan-dahan itong lumapit. Nababahala na rin ako dahil kahit anong pilit kong makawala sa paningin niya ay hinding-hindi ko magawa. Para bang gusto niya akong dalhin sa tubig at doon patayin. Ilang sandali pa nga, napapasuong na lamang ako sa tubig at hindi pa talaga tinatantanan ng multo. Nag-isip ako ng paraan para makaalis sa tubig, subalit hindi ko nagawa dahil sa lumalakas ang daloy nito at kumukulo-kulo pa. Para na rin itong naglikha ng ipo-ipo. Ilang sandali pa, biglang nawala ang multo at napasigaw ako ng malakas. At sa pagbungad dito, ito ay nasa aking harapan. Mukhaan pa talaga. Nahirapan naman ako sa paghinga dahil pakiramdam ko ay may nakasakal sa akin kahit wala naman. Todo-todo na ang ginawa kong pagpupumiglas. Namamanhid na ang mga paa ko, kamay at braso. Hindi pa rin ako makahinga. Multo siya, pero parang buhay na tao na noong nasa tubig na kami. Nahahawakan ko siya at napansin pa ang kanyang paghugot ng hininga, maging ang kanyang mga tingin. Mga tinging punong-puno ng galit na para bang may malaki akong kasalanang nagawa laban sa kanya. Mula sa simpleng akala mo'y pagsakal, mas kinabahan ako nang itulak niya't ilublob sa tubig. Habang nagpupumiglas, may iba pa akong napansin. Mula sa unahan, isang babaeng nasa 15 o 18 taong gulang ang tumatakbo. Umiiyak ito at panay ang lingon na tila may humahabol na kinatatakutan niya ng husto. Ilang sandali pa, lumitaw na lang bigla ang dalawang may edad na lalaking lasing. Parang sako ng bigas na kinarga nila ang kaawa-awang babae. At walang sali-salitang inihagi sa ilog. Nakita kong bahagyang namula ang tubig sa pagkakabagok ng ulo ng babae na namimilipit na sa sakit. Ang dalawang lalaki naman, nilapitan ng babae at agarang pinunit ang damit. Mas lalo pang naiyak ang babae nang bumulagta ang kanyang hubot-hubad na katawan. Halos lumuwa naman ang mga mata ng dalawang lalaki at halos na parang tuwang-tuwa at nakakatawa pa sa kanilang ginagawa. Hindi nagtagal, naghubad na rin sila ng pang-ibaba at sinimula na ang kawalang-hiyaan. Hindi na nakuhang lumaban ng babae dahil sa patuloy na pagdurugo ng ulo, lalo pa nang maihampas ito sa bato. Nang mapansin ng dalawang lalaki ang panghihina ng babae, na halos hindi na makagalaw. Parehong nagalit ang dalawa at doon na tuluyang winakasan ang buhay ng biktima, matapos hampasin ang paulit-ulit sa ulo. Natigil lang ang dalawang lalaki nang may mapadaan at sumita sa kanila. Dali-daling tumakbo ang dalawang lalaki at nang mapansin ng bagong dating ang babaeng, tila hinding-hindi na mamukaan. Natakot din ito at tumakbo rin. Nang tuluyang nakalayo ang mga ito, tumayo na lang bigla ang babaeng duguan at mabilis na naglakad sa akin. Bago pa man ako makakilos, hawak-hawak na talaga ako nito sa leeg
At doon ko lang napagtanto na ang babaeng iyon at ang multo ay iisa. Habang sakal-sakal naman ako nito, may malabong pangyayaring bumabalik sa aking alaala. At nang muli akong ilublob ng multo, naging malinaw ang mga alaalang iyon. Tila ipinakita sa akin kung ano ang sinapit ng babae. Nang makaahon ako, kinuha ko na ang pagkakataong iyon para magsalita, kahit hirap man. Ang sabi ko, naaalala kita. Sa sinabi kong iyon, natigilan ang multo at tumitig sa akin, pero hindi tinanggal ang kamay sa akin. Ang sabi ko, kung gusto mong gumante, naiintindihan ko. Patawad kung hindi kita natulungan noong makita kita. Natakot ako at nawala sa isip ko, kaya tumakbo ako. Tumakbo ako matapos makita ang bangkay mong iniwanan ng dalawang lasing na iyon. Ako yung napadaan nang mangyari iyon. Pero nang makita kong patay na ang babaeng nakalutang na lang sa ilog, natakot ako at tumakbo na lamang. Kung gusto mong maghigante dahil sa sinapit mo, iyong nang biktima sa iyo ang gantihan mo. Hindi iyong mga taong inosente na dumayo lang dito. Sa puntong yon, mahigpit ang pagkakasakal kumpara noong una at tila may bigat na nakadagan sa akin. At unti-unti akong lumulubog. Nang malabo na rin ang tubig at napapasukan na rin ang buhangin ng aking mga mata, ilang sandali pa, tuluyan na nga akong lumubog. Nakatingin na lang ako sa mukha ng multo. Ang mga mata kong walang kakurap-kurap. Bumubuka pa ang bibig ng multo na para bang may sinasabi. At ilang sandali pa, bigla ako nitong hinila papaahon. At nang makaahon, nawala na lang din ito. Makalipas ang mahigit isang oras na pagpapahinga sa gilid, tumayo na ako at umuwi. Umuwi akong nakatulala at hindi makapagsalita. Isang linggo rin ako sa ganoong sitwasyon dahil na rin siguro sa epekto ng pagkakakita ko sa multo at sa nangyari. Pero ang mabuting balita, hindi na nagpakita ang multo sa ilog na iyon. Unti-unti na rin nabaon sa limot ko ang tungkol sa multo. At sa paglipas ng panahon, ay muling bumalik ang nakasanayang sigla sa ilog.